Bago nga tayo magsimula, isang malaking shoutout kay Mario Martir, Teodoro Alonso, Jamie Amadar, Belo Joko, Ronald Verbosidad, Edmond Cubal Sopnet, at gayon na rin kay Mark Anthony Chavez Rapada. At gayon na rin si Armac at si Tambay Sakanto, at kasama rin siya shoutout si Marilyn Bularon. Maraming salamat sa pagsuporta sa aking maliit na channel. Pag-usapan nga natin si Justin Noypi, na alam naman nating lahat naglalaro ngayon sa Indonesia. Paghahanda na nga rin ito sa paparating na Olympic qualifiers at gayon na rin sa PBA, sa Commissioner's Cup at sa Governor's Cup. Sa naging unang laro nga ni Noypi dito sa Indonesia ay maganda ang kanyang ipinakitang performance. At nung nakaharap nga nila ang Ran Simba Bogor, si Justin Brownlee nga ay kumamada ng 14 points, 11 rebounds at gayon na rin 3 assists. At matapos nga pataubin ng Ran Simba Bogor ay meron na namang bagong hamon sa kupunan ni Justin Brownlee na Pilita Jaya. Kaya naman kilalanin natin kung sino-sino ang makakatapat ng Pilita Jaya. At unahin na nga natin ang Bima Perkasa Jogja. Ito nga ay merong tatlong halimaw na import na sila Garius Marquez Holman at gayon na rin itong si Brandis Rayley Ross. At idagdag mo pa ang kanilang bagong import na si Jonathan Kumagom na nanggaling pa sa England. Isa nga ito sa mga tutulong sa Bima Perkasa upang umangat ang kanilang standing sa IBL, at marami din na nagsasabi na ito nga daw ang kamatchup ni Justin Brownlee. At pagdating naman sa mga local player ay masasabi nating nag-e-effort naman talaga sila upang tulungan ang kanilang tatlong import na umangat ang kanilang kupunan na Bima Perkasa. At sila nga ay merong dalawang key player na masasabi nating susi sa kanilang mga panalo, na kagaya na lamang ni Joseph Paijan Dismet at gayon na rin itong si Handry Satraya Santosa. Sa ngayon nga ang Bima Perkasa ay number 13 sa standing ng IBL at sila nga ay may record na 1-10 loss. Sa tingin ko ay kakayanin ito ng kupunan ni Justin Brownlee. At ang kasunod naman na makakalaban ng Borneo Hornbills, dito na nga masusubukan ng kupunan ni Justin Brownlee, dahil ang mga import nga dito ay nakapaglaro na sa PBA na kagaya na lamang ni Steve Taylor Jr. at itong si Michael Quals. Sila nga ay mga veteran import na sa PBA at lumipat na nga dito sa IBL, at masasabi nating solid ang chemistry ng dalawang ito sa kanilang kupunan, at napakagandang matchup nga ang Justin Brownlee, Steve Taylor at KJ McDaniels versus nga dito kay Michael Quals. At bukod nga sa kanilang dalawa ay meron pang bagong restback ang Borneo Hornbills, walang iba kundi ito si Akim Scott. Siya nga ang bagong import ng kupunan, at masasabi nating napakagaling talaga ng import na ito, at siya nga ay may kombinasyon ng bilis at liksi, kaya naman kaabang-abang talaga ang magiging laban ng Pilita Jaya kontra nga dito sa Borneo Hornbills. At sa ngayon nga ang Borneo Hornbills ay number 8 sa IBL standing at sila nga ay may record na 3-8, kaya naman magandang matchup ito sa kupunan ng Pilita Jaya. At unang ang makakaharap ng Pilita Jaya sa April 17, Wednesday, ang Bima Perkasa. At sa April 21 naman, Sunday, kontra naman sa Borneo Hornbill. Abang-abang na lang tayo kung anong oras yan ipapalabas at kung saan ipapalabas. Pwede nga tayong mag-abang sa live sa Facebook at gayon na rin sa YouTube. Samantalang ang kupuna naman ni Justin Brownlee na Pilita Jaya ay umangat na nga ang standing sa record na 8-1, at pang-apat na nga sila ngayon sa IBL standing. At masasabi nga nating napakalakas talaga ng kupunan na ito. Mantakin nyo sa mga local players pa lamang ay tad-tad na ng mga star player. Nakagaya na lamang ni Ankara Prastawa, Reza Guntara, Brandon Jawato, Vincent Kusashi. Sila nga ang mga star player ngayon na naglalaro sa Pilita Jaya, kaya naman masasabi nating napakalakas talaga ng Pilita Jaya ngayon, at target nga nila makuha ang kampyonato sa IBL. Siyempre sa tulong na rin ng mga imports na kagaya na lamang ni KJ McDaniels, Thomas Robinson, Anthony Bean at gayon na rin ang ating kababayang si Justin Brownlee. At sa kanila ngang magiging laban kontra sa Bima Perkasa at Borneo Hornbill ay siguradong panalo na
ang Pelita Jaya. Hindi naman sa pinapangunahan ko dahil bilog ang bola, ngunit kung atin yung titimbangin, ang lakas ng mga import ng Pelita Jaya ay lamang na lamang na dahil mga veteran PBA player, at masasabi nating napakalakas talaga ng mga import na ito. At idagdag mo pa ang ating kababayang si Justin Brownlee. Sa tingin ko ay mag-i-improve sa 10-1 record ang Pelita Jaya once na matalo nila ang Borneo Hornbill at gayon na rin ang Pima Perkasa. At abang-abang na lang tayo sa magiging performance si Justin Brownlee at kung kakayanin niya ba muling buhatin ang kanyang kupunan na Pelita Jaya. Samantalang update muna nga tayo sa PBA. Maraming ang natutuwang mga PBA fans sa nangyaring PBA All-Star sa Bacolod. Dahil kahit nga walang slam dunk competition at meron lamang obstacle, 3-point shootout at gayon na rin ang inaabangang tapatan ng PBA All-Star na Team Mark Barroca at gayon na rin ang Team Japet Aguilar, maraming ang positibong komento ang naglabasan sa social media dahil napakaganda nga daw ng ipinakitang performance ng PBA All-Star, partikular na sa pagtatapat ng Team Japet at Team Mark Barroca. Hindi nga daw boring ang nangyaring laban ng Team Japet at Team Mark Barroca at talaga namang todo bigay ang magkabilang panig. Kaya naman tuwang-tuwa ang mga fans sa nangyaring laban, at dahil nga sa ganda ng laban, alam naman nating lahat na naging tabla nga at natapos nga ang laban sa final score na 140-140. Kaya naman ang sabi nga ni Commissioner Willie Marshall, kung atin nga ang babalikan ay hati na lamang sila sa presyo. Total tabla naman ang naging laban ng PBA All-Star. At marami din na nagsasabi na yung nangyari daw na NBA All-Star ay nakakaantok, samantalang ito raw PBA All-Star, Team Mark Barroca at Team Japet Aguilar ay napaka-exciting daw at sineryoso raw talaga ng mga PBA All-Star player ang naging laban at hindi nga daw nilaro-laro. Hindi nga daw kagaya na nangyari sa NBA na napaka boring daw at nilaro-laro lamang ng mga NBA All-Star. Dito raw talaga namang masasabi natin sineryoso talaga nila at wala nga gustong magpatalo. At ayan nga ang gustong-gusto ng mga fans, yung ganyan klaseng laro na seryosohan at ayaw nila yung parang nilalaro-laro lang. Kaya naman napakaganda at positibo ang naging komento ng mga PBA fans.